18 ng Oktubre, Biyernes, ang kapistahan ni San Lucas, Ebanghelista, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas, at huwag niyong batiin ang sinuman sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin niyo muna, mapasatahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sasakan niya ang inyong kapayapaan. Kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na iyon kayo manatili. Kumain kayo at uminom ng kasalo nila, sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin niyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin niyo rin ang mga may sakit doon at sabihin sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, lumakad na kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Sa kapistahan ni San Lucas, isinasariwa natin ang pagpapadala sa 72 sa mga nayo ng Galilea. Ayon sa tradisyon, kasama si Lucas sa mga isinugong ito. Kaya maaaring tingnan ang Ebanghelyo ngayon bilang paglalahad niya ng sariling pag-unawa tungkol sa pagiging alagad. Hindi para sa sariling kaligayan at kaligtasan ng pagsunod kay Kristo. Walang lugar ang pansariling relihiyon sa pananampalatayang tumutulak sa malalim na pagsasabuhay nito at humahantong ito sa pagsusugo at pakikibahagi sa misyon ni Kristo. Sa pagsusugo, inilantad ni Jesus na may nakaambang pagdurusa at hirap. Walang ilusyon, walang romantikong pangako. Inihambing ni Jesus ang mga sugo niya sa isang tupa sa gitna ng mga asong gubat. Iminumulat niya sila sa payak na kalagayang naghihintay sa kanilang misyon. May panganib na kakambal ang maglakad sa daan, katotohanan at buhay at pagbabahagi nito sa kapwa. Sa pagtalima kay Kristo, hindi na pansariling interes ang mahalaga, hindi rin ang sariling pangangailangan at relasyon. Ibibigay na ang sarili ng buong buo, hindi lang para tularan siya, kundi para maging kaisa at kabahagi niya ang alagad sa plano ng kaligtasan. Pagsasagawa, itanong natin sa ating mga sarili, paano susulong ang pagdating ng kaharian ng Diyos kung may bibigay ko ng todo ang aking sarili sa Diyos?